Militar, danas sa Mindanao, Sulu. Kung ang batas militar ay may pakahulugan na paggamit ng dahas para maipatupad ng mga naghaharing kapangyarihan sa isang makauring lupunan ang kanilang mga layunin sa paghahari, masasabi na naging patuloy ang pag-iral ng batas militar sa Mindanao, Sulu mula pa noong ikalawang hati pa lang ng ika-19 na siglo, mga taong 1800 hanggang ngayon. Noong unang hati ng naturang siglo, nagsimula ang sunod-sunod na mga kampanyang militar ng kolonyal na gobyernong Espanyol sa Pilipinas laban sa mga sultanatong Moro sa Mindanao, Sulu. Mga ilang dekada bago ito, naganap ang Rebolusyong Industrial sa Europa na nagpabago ng malaki sa mga katangian ng pandaigdigang kalakalan. Unang-una sa mga pagbabago dito ang pagtampok ng mga produktong agrikultural na hilaw na materyales sa pagmamanupaktura, halimbawa, asukal, goma, abaka at tabako. Bago ito, mga produktong gubat tulad ng mga ricado o spices, halimbawa cinnamon, resin at beeswax, mga produktong dagat tulad ng perlas at tripang at sa maagang yugto, ang ginto, ang tampok ng mga produkto sa pangrehiyon kalakalan mula sa Mindanao, Sulu. Sa yugtong ito, tumampok ang mga naging pangunahing sentrong pangkalakalan sa Mindanao at Sulu, ang Butuan, Cotabato at Hulo. Inuna ng kolonyal na gobyernong Espanyol sa Pilipinas, noong mga unang dekada ng mga taong 1800, ang pagsupil sa tinaguroan ng kolonyal ng mga kapangyarihan sa Timog Silangang Asya, ang Espanyol, Ingles at Dutch, na pamimirata ng mga Persang Muslim. Nakasentro ang sinabing pamimirata na noon ay tinawag na Sulusong. Ang hulo na sentro ng Sultanato ng Sulu ay tumampok bilang sentrong pangkalakalan noon hindi lamang sa Mindanao, Sulu, kundi sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Laganap sa Luzon at Kabisayaan ang pagbubukas ng mga plantasyong agrikultural na sinimulan ng kolonyal na gobyernong Espanyol sa Pilipinas, kasama ang mga kongregasyon religyoso at mga Panginoong may lupa na malaking bulto ay mga mistisong Chino at Espanyol. Ang mga kapilistang Ingles naman ay nagsisikap na pasukin ang malaking pamilihang Chino sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalakalang regional na nakasentro sa Sulu. Hindi nagpahuli ang mga Dutch sa mga proyektong kolonyal na ito. Sabayan na naglunsad ng mga kampanyang militar ang tatlong kapangyarihang ito sa kanya-kanyang saklaw sa rehiyon. Kasunod ng estratehikong tagumpay ng kolonyal na gobyernong Espanyol sa mga pagsulong sa mga sentrong pangkalakalan sa Sulu, sa unang hati ng siglo, ang pananakop sa pamumuni Jose Ayangguren sa Davao laban sa mga Persa ni Dato Bago noong 1848, taong 1861 nang itinayo ang Cotabato bilang sentro ng kolonyal na gobyerno sa Mindanao. Kinaalangan muna nitong gapiin ang paglaban na pinamunuan ni Dato Uto sa saklaw ng dating buhayan hanggang noong 1888. Hanggang sa bisperas ng pag-alis ng mga Persang Espanyol sa bansa, naglunsad pa ito ng kampanyang militar laban sa mga Persang Miranao sa ilalim ng pampumuno una ni Governor General Valeriano Weyler at kusunod niya hanggang noong 1888. Mulat-mula, ipainalalim ng kabuuan ng Mindanao, Sulu sa isang departamento sa ilalim ng sandatang lakas ng Estados Unidos sa bansa para sa layuning pagkontrol dito. Ibig sabihin, umiral ang batas militar
sa unang mga taong pa lamang ng pangungulo niyang Amerikano. Kinahon muna ng sumunod na mga Persang mananakop ang mga Persang Moro sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Rage Kiram sa Sultanato ng Sulu. Matapos ang pagharap sa mga Persang Revolusyonaryo sa Luzon at Kabisayaan, nagkonsentra na ito sa pagsupil sa mga Persang Moro sa Mindanao Sulu. Nang naglunsad ng kampanyang pasipikasyon, pangunahing labin sa mga Persang Moro mula 1903, nang maikaw na nila ang mga Persang lumaban sa kanila sa Luzon at Kabisayaan. Hinarap ng mga Persang Amerikano ang hindi napagtagumpayang gapiin ng mga Persang Espanyol na mga Persang Miranao na naglunsad na tinawag na pakikidigmang kota sa paligid ng baybayin ng Lake Lanao. Kaalinsabay nito ang pagpapatupad ng kolonyal na gobyernong Amerikano sa bansa ng mga batas kaugnay sa lupa na taliwas sa kaugaliang komunal na pag-aari batay sa paggamit, usufruct, sa mga lupang ancestral at pagbubukas ng mga kolonyang agrikultural at iba pang proyektong resettlement para sa nainganyong mga magsasaka na dumayo sa Mindanao at Sulu. Dumayo sa Mindanao mula sa Luzon at Kabisayaan. Sa panahong ito, nagkaroon ng malalawak na mga plantasyon ng nyog sa baybayang palibot ng isla, goma sa Sambuanga, Cotabato at Basilan at pinya sa Bukidnon. Idagdag pa rito ang pagpasok ng mga malalaking kumpanya sa pagtrotroso tulad ng Weyerhauser sa Cotabato, Pinlay Miller sa Lanao, Bowie Cascade sa Basilan at Georgia Pacific sa Surigao. Tinatayang 20,000 ang namatay sa hanay ng mga Persang Moro sa panahon ng kampanyang ito. Kahit naintriga na sa pambansang organisasyong pampamahalaang sibil ang binuong mga probinsya sa Mindanao Sulu mula noong 1915, nagpatuloy pa rin ang mga kampanyang militar laban sa mga katutubo. Noong 1927, isang kampanyang militar ang inilunsad ng gobyernong kolonyal sa nabalitang pagpanig bagong sigla sa Surigao ng Kilusang Colorum, isang milenaryang kilusang masa na nagsimula sa Samar at Leyte. Sinangkutan at pinamunuan nito ng mga marinong Amerikano na dumating sa Surigao sakay ng barkong pandigmaan ng Estados Unidos, kasama ng mga sundalong Pilipino na hinakot sa mga Persang nakahimpil sa iba't ibang lugar sa isla at Kabisayaan, naglunsad ng malaking kampanyang militar laban sa mga tagasunod sa iba't tagasunod ng isang tambalan, herbal na manggagamot, na parut parito sa Cebu, Leyte at Surigao. Hawak ang mga bolo gamit nila sa pagsasaka. Nagsimula lang silang lumaban dahil naman namamatayan na sila sa kanilang hanay. Daan-daan ang namatay sa ginawang pambobomba sa mga lugar na inakala nilang baluarte ng mga kalorong. Itinuring itong carnage ng mga elementong anti-imperialista sa Estados Unidos. Kasunod nito ang pagpapatupad ng mga batas sa pagmimina at pagbubukas ng mga kumpanyang lokal at dayuhan na nagmina sa Siana, Mainit, Surigao del Norte. Nagkaroon ng mining boom sa bansa noong 1934-1935 na ang malaking bulto ng produksyon ay mula sa Surigao. Ang malaking bilang na nagtagal sa pagmimina dito ay mga kumpanyang Amerikano tulad ng Lepanto Mining Corporation at Surigao Consolidated. Sinabayan pa ito ng gobyernong Commonwealth na pinamunuan ni Manuel L. Quezon ng pagwawalang halaga sa pagbibigay ng karapatang gamitin ang bahagi ng kanya-kanyang lupang ancestral
sa mga magsasakang moro na mga namumurong dato sa kanya-kanyang mga sakop. Ilang taon lamang na nauntol ang karahasan ng gobyernong kolonyal laban sa katutubo sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kagyat na nagpatuloy ito ng ikalamang dekada sa pakikipagsabwatan sa mga opisyalos ng mga malakolonyal na gobyerno ng Pilipinas na binigyan ng kalayaan ng imperialistang kapangyarihan, tumindi ang pangangamkam ng mga lupang mana ng mga katutubo. Naging magsigla ang pagtutroso para suplayan ang Japan ng pangangailangan nito sa reconstruction. Ilang espekulador rin sa lupa ang nagbukas ng mga rancho sa mga lupang ancestral na mga lumad sa Cotabato at Davao. Dekada 60 nang muling rumatsada ang mga dayuhang kumpanyang agrikultural sa pagbubukas ng mga plantasyon ng pag-export na saging, pinya at oranges. Nagsimula noong 1957 ang naging matagal na armadong pakikibakan ng mga Armanon Manobo ng Arakan Cotabato sa pamumuno ni Dato Mangbaling laban sa rancho ng pamilyang Gana na binuksan sa pusod ng kanilang lupaing mana. Kasabayan ito ng pagsiklab ng pag-aalsa ng mga Moro sa Silu sa ilalim ni Dato Camblon. Huling mga taon ng dekada 60, sumiklab naman ang pag-aalsa ng mga Higaunon sa Misamis Oriental at Agusan laban sa pagtutroso ng Nasipit Lumber Company na pag-aari ng pamilyang Panginoong may lupa ng Negros Navigation. Hindi umubra ang paglilinlang ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbubuo ng Commission on National Integration, CNI, matapos ang inquiry ng Senado sa Camblon Uprising at nagbigay ng scholarship sa mga estudyanteng Moro at Lumad. Nagsimula rin sa dekadang ito ang pag-oorganisa ng simbahan sa tulong ng mga kabataang aktivistang Kiru na mga magsasaka sa Federation of Free Farmers, FFF, at mga manggagawa, Federation of Free Workers, sa pagpapatipad nito ng encyclical ng Vatican na Populorum Progressio. Sumigla ang kilusang magsasaka sa kahalos kabuuan ng isla laban sa mga bagong binubuksang plantasyon at pangimanginoong may lupa sa mga pamatatandang probinsya ng Davao Oriental, Misamis at Zamboanga, kung saan mas laganap ang pyudal na kapangyarihan ng mga matatandang angkang Panginoong may lupa. Sa pagsiklab naman ng unang sigwa ng dekada 70 sa Kamaynilaan, ilang bilang ng estudyante sa Kamaynilaan at Cebu, mula sa ilang lugar sa Mindanao ang nagpasyang bumalik sa isla at mag-organisa. Una sa hanay ng mga kabataan at estudyante sa mga pangunahing sentrong lungsod sa isla ng Davao, Butuan, Cagayan de Oro, Iligan at Usamis. Isa si Don Pagusara sa naging punong abala sa initial na pagpapakilos sa Mindanao ng mga aktivistang kabataan na nag-aaral sa Cebu. Itong lahat ay sinagot ng karahasan ng Estado dekada 60 pa lamang. Wala pa ang deklarasyon ng batas militar ni Marcos. Marami ang hinuli, binilanggo, tinorture at pinaslang ng armadong mga pwersa ng gobyerno. Sa hanay lamang ng mga blaan sa Timog Mindanao, 200 ang namatay sa kanilang pagtatangkang sagkaan ang pagpasok ng Dole Philippines, isang kumpanyang kontrolado ng mga kapitalistang Amerikano na nanage-export ng saging, pinya at asparagus. Isang leader estudyante ng University of Mindanao sa Davao City ang pinaslang ng mga sundalong sa unang multisektoral na protesta sa siyudad.
Si Edgar ang 5, isang agat-dayo. Sinabayan pa ito ng ilang bilang ng mga pang-massacre sa mga mamayang Moro na isinigawa ng sabwatang militar at grupong vigilante na tinawag na ilaga at tinatag ng mga lokal na politikong dayo na nangunguna sa pangangamkam ng mga lupang ancestral ng mga katutubo. Ang lahat na ito sa kabilang banda ay naging mayamang lupa para sa pag-oorganisa ng mga revolutionaryong puwersa sa Mindanao. Naging instant na basing masa ng New Peace People's Army ang inorganisang mga magsasaka ng kiro sa kanayunan. Naging isa sa mga lunsaran sa pag-oorganisa sa kalunsaran ang mga gagawa na unang inorganisa ng progresibong elemento sa simbahan sa pagsigla ng pambansang demokratikong pilisan sa isla noong dekada 70. Naging balon ng mga kadre ang organisadong kabataang aktivista ng Kiro, kabataang makabayan at samahan ng demokratikong kabataan sa pagsulong ng lahat ng panig na revolusyonaring kulisan sa Mindanao. Ang isinigawang mga massacre naman sa hanay ng mga mamayang Moro ang nagtulak sa demokratikong mga sektor sa hanay nila para magkaisa laban sa higit pang umiigting na karahasan na tumungo sa deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Bago pa man ang deklarasyon ng Batas Militar, ang pag-oorganisa ng mga leader Moro sa loob at labas ng bansa ay tumungo na sa pagtatatag ng Moro National Liberation Front na pinamunuan ng sekular na leader Moro na si Nur Misuari. Ito ang namuno sa nagbagong lakas na napakikidigmang Moro sa gobyerno na ng Pilipinas. Makikita na wala pa ang deklarasyon ng Batas Militar ay nagibabaw na ang dahas para ipatupad ng mga haring uri na nakikipagsabwatan sa mga dayuhang kapitalista ang kanilang layuning kontrolin ang malalawak na mga lupang agrikultural, pagtutroso at pagmimina sa Mindanao, lalo pang umigting ang karahasan sa deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Sa unang biyahe ko inland sa isla, mula Osamis, dumaan ng Pagadian at tumawid sa Cotabato patungo sa Davao City, nakita ko ang mga labi ng mga pamamayan ng Moro na at hiwalay ng mga bahay sa gitna ng mga sakahan na inabo, raised to the ground ng digmaan. Nakita ko rin ang ganitong kalagayan sa mas liblib na mga lugar sa mga isla na may konsentrasyon ng mga mamayang Moro nang sumama ako sa staff ng social action sa Pagadian ng sunod na taon. Hindi makailang beses na makakarinig ka ng kwento ng pagmamaoy o bullying ng mga sundalo ng gobyerno na walang patumangga sa pagpapaputok ng kanilang mga armas sa mataong mga lugar tulad ng mga restaurant at palengke noong 1975, isang manggagawang simbahan, si Karen Gantero ang nahagip ng initsang granada ng isang nagwawalang sundalo. Espontanyo ang naging kiyodlos sa paglilibing sa kanya mula sa hanay ng mga taong simbahan. Taong 1974, nang simula ng organisasyon ng partido sa isla, ang pagpapanibagong sigla sa mga hayag na kilusang masa kalansaran. Malaki ang bilang ng mga aktivistang kabataan at mga guro. Pagkadeklara ng Batas Militar, ang kinailangan kumilos sa kanayunan o kaugnay na pagkilos para sa pagsusulong ng armadong pakikibaka dito. Nagtayo ng mga namumunong unit ng partido sa ilang susing lungsod sa isla, Davao, Cagayan de Oro at Osamis. Sa kalunsuran ng Davao, kung saan ako unang kumilos, bilang isa sa makagawad ng Komiteng Urban,
isa sa mga unang organisasyon estudyante na nilaga na nilanguyan ng mga organisador ng Kilusang Lihim ang kulturang atin na inorganisa sa Ateneo de Davao ng isang aktivista na kumilos bago pa ang deklarasyon ng batas militar. Dito nagsimula ang unang mga hakbang sa pag-uorganisa ng mga kabataan at estudyante sa Davao. Malaon, nagkaroon ng pagkilos sa larangan ng pag-uorganisa ng mga organisasyon ng mga kabataan na kiling sa creative dramatics sa ilalim ng Mindanao Sulu Pastoral Conference, isang programa ng simbahan sa kabuuan ng Mindanao Sulu. Unti-unting sumigla ang hayag ng mga kilusang masa sa iba't ibang sektor ng lipunan, pakunahin ng mga magagawa at mga magsasaka, kabataan at estudyante at kababaihan at mga manggagawang pangkultura. Lumundo ang mga kilusang masa sa paglulunsad ng mga lawakang multisektoral na mga pagkilos na tinawag noong Welcome Bayan mula noong 1983. Sa kasagsagan ng mga kilusang masa, isang organisasyon ng mga visual artist ang nag-organisa sa kanilang hanay, ang Magenta. Isa sa organisa dito, si Ernie Peñaranda, na malaon ay makikilala bilang parts, progresibong artista para sa sambayanan, na nagpinta ng mga tanawin at kaganapin sa kanayunan kung saan siya pumalaot sa kanyang revolusyonaryong pagkilos bago pa ang pagbaksak ng diktadurang Marcos. Nakapaglunsyad siya ng painting exhibit sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman sa tulong ng mga aktivistang FQS at mga organisasyon ng estudyante sa larangan ng sining sa universidad dalawang beses noong 2010. Nag-organize rin ng legal na institusyon sa hanay ng media at gawaing edukasyon, ang Mindanao Media and News Services at Davao Education and Media Services, ang una sa ilalim na ng Gasmiklat at Pit Labinya, ang pangalawa ni na Macario Chu at Don Pagusara. Nagpatuloy ang kulturang atin bilang legal na institusyon nagbibigay ng mga pagsasanay sa mga kabataang naorganisa sa pagtatanghal ng mga dula. Isa sa mga naorganisa noon ang Kaliwat Chatter Group, na kung saan kumilos si Marilyn Fernandez na malaon ay magiging kabyak ng dibdib ni Bonifacio Ilagan, at nang pumanaw siya, itinanghal na artista ng bayan. At si Ernesto Horpilla, na kamakailan lamang ay pinarangalan bilang gawad sa sining. May umusbong rin ng mga malikhaang manunulat ng mga dula para sa pagtatanghal tulad ni Tony Apat. Sa pagsusulong ng gawain, laging bahagi ang paglalabas ng mga pahayagang masa. Noong pamang 1974, may pahayagang lihim ang habagat na binubuo at iniimprenta mga nasa underground sa sudod ng Davao. Kasama rito si Socorro Par, ng mga laon ang magiging martir sa kanyang pagkilos sa Hilagang Mindanao. Isa sa mga tulong sa pagtupad ng kanilang gawain si Shane Nograles, na malaon ay napangasawa ni Cabian Lumbera. Sumunod dito sa pag-unlad ng gawain sa kalunsuran ng mga taong 1976, ang paglalathala ng Asdang, yung tinaguruang mosquito press ng kapanahonan ng diktadoryang Marcos. Sa paglulunsad ng komperensya sa paglalathala ng mga pahayagang lokal ng pambansang kawanihan sa propagando ng 1980, ang apat na reyon na iniluwal ng dati ay nag-iisang reyon sa organisasyon sa isla ng Mindanao ay may kanya-kanya ng mga kinatawan.
Muling lumabas ang habagat sa Hilagang Mindanao. Sinasalamin ang lumalaganap noong adventuristong militar ang reyon sa Timog Mindanao Silangan ay naglabas ng insureksyon. Kung tama ang pagkakatanda ko, binahay naman sa Davao ang asdang. Bawat pahayagang masa noon sa reyon, tulad ng nakagawaan mula pa noong 1974, ay may seksyon sa mga akdang pampanikan, magdadalas sa mga tela at malaon mga maikling kwento. Dalawa sa mga kwentong ito ay inilakip ni Hilas Guillermo sa antolihan ng mga akdang pampanikan, mga pampanitikan mula sa kanayunon, ang Muog. Sumunod dito sa layuning palawakin ang nagkakaisang prente sa kalansaran, naglabas ang komite na nangasiwa sa mga kinusang masa noong 1980 nang nangakasulat sa Bisaya na Alsa at sa Ingles na Mindanao. Magkasama kami dito bilang mga co-editor ni Ross Galang Reyes, isang dating periodista ng Manila Times bago ang deklarasyon ng Batas Militar. Sa panahong ito, nagsablimbayan ang pusyong Bisaya sa Cebu at Mindanao Alliance na itinatag ni Nahumbano Adasa at Nene Pimentel sa Cagayan de Oro. Hindi mawawala ang musika sa pag-oorganisa sa mga masang magsasaka sa kanayunan. Mahilig ang mga Bisaya sa tinatawag na komposo. May mga organisador na nagkomposo ng ilang awitin tulad ng Alimakoy ni Ryan Petalcroin, D.C. Marcos, Intero Kapupudaan ng isang dating profesor sa physics sa Iligan Institute of Technology, at Jing Jing Para Jing Jing ni Jimmy Lanoy ay ang una ay kinumpo sa unang mga buwan ng pag-oorganisa sa masang magsasaka. Ang pangalawa sa pagsibol pa lamang ng tinukoy na maling linyang adventuristang militar noong 1976, ang huli sa panahong tumatahak na sa maling linya ang organisasyon sa mga isla. May nag-produce, imprenta at nag-record ng audio ng ilang kalipunan ng mga awit revolusyonaryo na ginamit ng mga organisador sa isla sa kanilang pagkilos, kapwa sa kanayunan at kalunsuran. Sa mga malalaking pagtitipon, may pulong ng namumunong unit ng partido sa iba't ibang antas o may pagsasanay militar o medikal halimbawa, malimit ang espontanyong kasayahan sa pamamagitan ng musika. Nagsisimula sa pakteklado ng gitara kung meron, pakanta-kanta ng ilan hanggang sa may kukuha ng laton, latang lagayan ng ng bigas o tubig, at sama-sama na magkakantahan ng mga magdirigma na naiinip na sa kanilang pagbabantay sa mga nagpupulong ang nagsasanay. Sa pulong na may kasamang kadreng Moro, nagpapaunlak siya sa pagkomposo ng baleleng na anyo ng pag-awit sa kanilang hanay. Gawirin na magtanghal ng maikling pagtatanghal, iskit sa espesyal na mga okasyon. Halimbawa, tuwing Disyembre, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng partido. Hinahati ang nakaipong mga pwersa sa mga grupo. Bawat isa ay naghahanda ng iskit para itanghal sa selebrasyon ng anibersaryo. Siya nga pala, sa maikling panahon ng pagkilos ni Eman Lacaba sa kanayunan ng Davao, gumawa siya ng comics para sa mga. Nag-drawing siya ng mga tauhang nagkwekwento ng hinggil sa isang usapin o bagong kaganapan sa lugar sa isang pahinang comics sa bond paper. Masasabing masigla ang gawain sa panitikan, sining at edukasyon at periodismo sa panahon ng Batas Militar ni Marcos sa isla ng Mindanao.
Sukran, daghang salamat, maraming salamat.